Hello Sagittarius, welcome to Like a Tarot. Aalamin natin ngayon kung anong malakas na energy ng mga Sagittarius. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa iyo. Reminder lang guys na ang reading ko ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person o ikaw. Alamin natin ang message ng person mo gamit ang personalized cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga Sagittarius? Ito na yung message niya. Gusto ko lagi kang kasama. Maybe ang ilan sa inyo, hindi pa mag-asawa. O baga, magkarelasyon pa lang, boyfriend-girlfriend. Ano kaya ang next message niya? Pwedeng mag-iba kasi marami kayong Sagittarius. Ayan, ito yung second message niya. Sa totoo lang, ikaw ang gusto ko makasama. Ano ba yun? Ba't gusto niya lagi kang makasama? Parang may couple, tsaka hindi couple. Ayan, ang bilis lumabas. Ring. Siguro itong ring na to memorable sa inyong dalawa. Yun bang sumisimbolo na kayo yung magkarelasyon o magkarelasyon kayo? Pero alam niyo yung second card, sa totoo lang, ikaw ang gusto kong makasama. Meron bang iba pa siyang kasama at ito yung sinabi niya? O kaya may problema kayo sa time, kaya gustong gusto kanyang makasama? Gamit ang tarot cards, alamin natin ang past, present, at future mo. Ikaw na lang tumukoy kung nasa past, present, or future ka na ng reading ko. Angels and guides, please guide us. Ano ang past ng mga Sagittarius? Ito yung tatlong cards mo. Ang King of Pentacles in reverse, Page of Cups upright, at Queen of Pentacles in reverse. Sa past, nakamit ka ng person na emotional immature. Hindi na ako magtataka kung sa personalized cards natin lumabas yung ring. Kasi may person na yung hindi tinupad yung pangako, kinansel yung pagpapakasal. Kasi itong card na ito, total past naman na ito eh. Ito yung end ng relationship mo. Sana hindi mo na to karelasyon ngayon sa present kasi itong person na to ay heartbreaker. Hindi rin siya marunong tumupad sa pangako. At yun nga, mabilis magbago yung nararamdaman niya. Pero may mga panahon na pinapakitaan kanya na sensitive siya at saka loving at yung may concern siya sa'yo. Kahit immature itong person na ito. Baguhin lang ng person mo yung mga hindi magandang pag-uugali niya. Magkakaroon ng lasting relationship sa inyong dalawa. Itong card na ito ang warning sa'yo na ang person mo ay hindi ganun ka-mature. Mahal ka ng person na ito pero parang yung pagmamahal niya mababaw. Depende na lang sa'yo kung hanggang saan kaya mong tiisin itong immature na person na ito. Hindi yung person mo ang magde-decide kasi meron din siyang pang-sarili. Ikaw mismo ang magde-decide para sa relationship nyo. At saka ang ilan sa inyo, ang person mo ay mas bata sa iyo. Ang ilan sa inyo ay nawalan ng control. Dahil na rin yun sa immature na person na ito. Kaya nawawalan ka ng balanse at saka nagkukulan yung financial mo. Tingin ko rin, mahal ka ng person na ito kasi yung mga pangangailangan niya na ibibigay mo eh. Kung ang ilan sa inyo ay nakipaghiwalay na sa person na ito, i-consider mo yung sarili mo na swerte. Kasi mahirap makipagrelasyon sa immature na person. Angels and guides, please guide us. Ano ang present ng mga Sagittarius? Ang mga cards mo ay Four of Cups upright, The Strength, in reverse, Nine of Wands in reverse.
Ipinapakita ng mga cards mo na kung may goal kang gustong matupad, malapit ka na sa victory na iyon. Kaya lang may mga challenges pa na kailangan mong kaharapin. Ipinapakita ng mga cards na huwag kang pa-distract sa mga hadlang sa iyo kasi kailangan mong isipin yung future mo para hindi mo ma-miss yung mga importanteng oportunidad sa iyo. Sa ngayon, sa health, parang ano ka, yung absent-minded, may pagkatuliro. Ang ilan sa inyo may sugat. At saka humihina yung immune system. Iwasan ng overeating, kailangan mag-exercise. At kung may health issue, kailangan magpatingin sa doktor, huwag tiisin. Sa career naman, positive ang card na ito sa opportunity para sa mga walang trabaho at naghahanap ng trabaho. Ang ilan naman sa inyo na may trabaho na may magandang oportunidad para sa promotion, new business, o kaya expansion. Mahirap na yung buhay ngayon dahil kakaiba na yung panahon ngayon eh. Pero huwag mo rin pabayaan ang sarili mo at yung mga taong malalapit sa'yo dahil nalulungkot sila na hindi mo sila nabibigyan ng konting attention mo. Ang ilan sa inyo sa love, naka-recover na kaya gusto nyong mag-try na magkaroon ng relationship. Ang ilan sa inyo, matagal na kayong hiwalay sa past person mo kaya parang hirap kang makipag-meet sa kanya. Ang ilan naman sa inyo na Sagittarius, yung tingin mo sa relationship mo, marami kayong pagkakaiba ng person mo. Marami kayong pagtatalo at saka yung hindi na pagkakasunduan, kaya nagkahiwalay. Ang ibang person naman ay naboring sa relationship, yung napagod, tsaka maraming disappointment kayo sa isa't isa. Ang ilan sa inyo na single, hindi naman dahil sa past mo, kaya lang pinapakiramdaman mo pa yung sarili mo kung kaya mo na ba magkaroon ng relationship. At saka ang ilan sa inyo, kumbaga gusto mo muna kalimutan yung mga trauma sa past, kaya hindi ka muna nakikipagrelasyon. Ito ang mga cards mo para sa future. Ang 8 of Pentacles upright, the Star in reverse, 2 of Pentacles upright. Kumukonekta yung present mo sa future. Na mas nagfo-focus ka sa sarili at sa stability mo. Ang ilan sa inyo, yung dating pastime mo, pinagkakalibangan mo lang, hobby mo, yun ang pinagkakitaan mo ngayon. At saka ang ilan sa inyo, yung bagong karir mo, ginagawa mong full-time. Sa future, future pa rin ang iniisip mo. Kasi dito sa future, alam mo na kung ano talaga yung gusto mo, kaya focus ka. Dahil sa dedication mo sa work mo, magiging teacher or mentor ka in the future. Pero syempre, magiging pressure ito sa iyo. Pero hindi mo kailangan ito isipin. Sumunod ka lang sa daloy at kung ano yung bagay na nalalaman mo, ang ishare mo sa iba. Ang ilan sa inyo, dahil sa sobrang busy mo, feeling mo, hindi mo na mamimit yung soulmate mo at sobrang lungkot mo. At sa mga may karelasyon naman, parang nawala yung spark at saka yung foundation ng relationship mo sa person mo. Ang ilan sa inyo ang magiging cause ng problema sa relationship ay yung lack of faith. Ang ilan sa inyo, or maybe ikaw ito, gustong-gusto mo magkaroon ng holiday, kaya lang napakaraming obligasyon na nakaatang sa iyo. At saka ang ilan sa inyo, yung nagka-holiday ka nga, pero parang wala kang natatapos o nasisimulan na gawain, nasasayang yung holiday mo. Kahit paunti-unti mo na lang gawin yung mga obligasyon mo, pero ang importante ay yung oras mo para sa person mo at sa family. Pero dito sa mga cards mo, ipinapakita na may person na nagtatampo. Kaya ang ilan sa inyo, ang person mo humihingi ng space sa'yo or kumbaga naging malamig na sa'yo.
Tsaka guys, kapag wala kang oras sa person mo, ganun na talaga yung mangyayari na unbalance at magkakaroon ng cheating. Ang ilan sa inyo, ipinapakita sa cards na ang person mo ay hindi focus sa iyo. Ang bottom of the deck ay the Hanging Man upright. Ipinapakita sa cards na kung importante sa iyo ang relationship mo, kailangan mong mag-sacrifice. Halimbawa, gusto mong maging successful sa business mo, kailangan may isa kang i-give up para makamit mo yung mga gusto mo sa buhay mo. Base sa mga cards mo, itong card na to ay walang kasiguraduhan. Mag-e-end ang relationship mo sa person mo, pero hindi mo alam or hindi mo ma-pinpoint kung ano yung naging dahilan. Pero ang tingin ko, ang person mo, wala rin siyang kasiguraduhan kung ano talaga yung totoong nararamdaman niya sa iyo. At saka mahirap din basahin ang nasa isip ng person mo. Hindi mo alam kung saan patungo ang relationship mo sa kanya. Future pa naman ito, kaya sana nag-guide ka para alam mo kung ano yung gagawin mo. Kung mangyari ito sa iyo, sa future, hindi mo kailangan sisihin ng sarili mo kung bakit nag-end ang relationship mo sa kanya. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nanonood, saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Dalawa lang po ang social media account ko, ang YouTube at TikTok. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito ang una mong mystical card, hardship. May I embrace what's happening right now, as baffling or painful as it is. Help me God to trust where you are guiding me. I am yours. Forgiveness. Healing comes from acceptance. Help me, dear Lord, to fully accept what is, knowing that this alone will open me to the new. Loneliness. When you stop fearing your aloneness, you stop settling for less than you deserve. May I embrace and love my solitude, and that's when kindred spirits can finally come. Alamin naman natin ang angel number mo. Angels and guides, please guide us ano ang angel number ng mga Sagittarius. Tsaka idagdag ko lang guys na sa business, kailangan ng patience. Kasi yung growth ng business mo ay paunti-unti. Diba, nabanggit ko nga yung sacrifices, kailangan mong gawin yun para ma-achieve mo yung bigger goals na gusto mo. Pero alam nyo ba guys, nangyari din yan sa akin. Mas pinili ko yung hindi maging selfish sa person ko. Pero mapilit yung person ko sa situation namin. Nagkaroon nga talaga ng third party, pero tanggap ko na ganun yung mangyayari. Kaya, no choice na lang. Diretso na lang sa kung ano yung bagay na dapat kong atupagin. Depende yan sa inyo guys ha, kung ano yung kaya nyong isacrifice. 2-2-2, doors of opportunity will be opened, debts will be wiped clean, bills will be paid in full, your finances will change, claim it and receive it by faith, type 222 if you believe. 6. When you're being held back by anxiety or fear, it's common to see the number 6 all around you. 999. You are experiencing a cycle of completion.